Reacción TV. So yung next is yung selfish system. Ito yung isa sa mga, ito share ko sa inyo to na nung pumunta ako ng isa sa mga grocery store dito lang sa malapit sa amin. Pumunta ako tapos siyempre akit ako sa hagdan. Pag akit kong ganun, bilang may gumanon sa akin, sabi ko, sino to? Ganun ko, pagkatingin ko, nasa harapan ko na, sumingit siya, di ba? Selfish, siningitan ako na una ako sa pila. Ako sa school, sa PUP. Sanay kami sa pila, siyempre, kami pa ba? Kaya namin magpumili ng matagal. Pero alam mo yung tipong sisingitan ka, labak mo ka sarili. Tapos, eto pang malupit. Alam niyo kung ano yung malupit? Nung pagka itatermal scanner siya, ayaw niya. Gusto niya dumiretso na. Sabi ng guard, hindi, kailangan po natin. Hindi, taga-barangay daw siya. Sabi ko, ha? Kahit sino pang taga-barangay ka or anong mo, position mo. Kung may batas. Hindi mo pwede exempted ka kasi taga-barangay ka or taga-sino pa man yung, kanino ka pa man nagtatrabaho. Kasi walang exempted dito, mayaman, middle class, or mahirap. Lahat yan kasama sa sa kailangan sumunod sa batas. Hindi kailangan mo naman kahit anong position mo kung isa ka naman din sa mga katulad natin na mga normal na namumuhay sa komunidad, di ba? Na parang ganun, kailangan mo pang sabihin na taga ganito ako, taga barangay ako. Di ba napaka-selfish. Gusto niya mauna, sige, siningitan niya ako, approve na ako doon. Pero yung ayaw magpa-thermal scan, di na okay sa akin yan. Sabi ko, isip-isip ko, kuya, iyan ulit, thermal scanner na yan, baka hindi natin. Nakabunit kasi, nakaalam niyo yung parang, hindi ba yung bunit tawag? Basta yung parang cup na yung pabaganon siya. Basta nakaano siya yung may hanggang dito sa noo. Nakahanggang doon yung yung suot niya. So, kung alam ang tawag doon. Tapos yun, sabi ko, kuya, ginanong kayo kayo sa guard. Tapos yun, pagka-termas ka, dire-direcho siya. Tapos ganyan, dahil pa sinasabi, sabi ko, sensya mo lang kayo, may mga ganyan. Hindi talaga yan eh. Palaging kapit sa may pangalan eh. Alam mo yan, alam mo siyang kamas. Sa ganito sitwasyon, hindi ka dapat maging selfish. Kasi pag naging makasarili ka, alam mo, ito yung isa mga lesson ko eh, na natutunan na kapag naging makasarili ka, gusto mo ikaw lagi nauuna. Hindi mo alam dahil sa pag-una-una mo, ikaw yung unang napahamak. No? Kasi bida-bida ka eh, ikaw magaling eh. Yung parang ganun. Gusto mo yan eh. Gusto mo ikaw lagi bida. Alam mo yung ganun? Hindi kasi sa lahat ng bagay, ikaw lagi yung tama. Hindi sa lahat ng bagay, ikaw yung iintindihin na maging tama yung sinasabi mo kahit na mali. Kailangan sa atin mga tao, sa isang komunidad, dahil sa bansang ganito, na kung alam mo mali ka, admit mo na mali ka. Para sa susunod, alam mo na yung gagawin mo. Tsaka, para hindi ka na pamarisa ng iba. Kasi, pag nakita niya, okay lang pala gawin yung mga ganun eh. Kasi, ganun, alam mo yung mga ganung bagay, madali na adapt yun ng alam mo kung sino, yung mga bata. Kaya yung mga kabataan ngayon, may mga ilan sa mga kabataan, kahit ka-edad ko. So, ang edad ko po is 22. So, may mga kasing edad ko na, alam mo yung nasa range ka na ng 20s ka na, pero selfish pa rin. Wala pa rin silang pakialam sa kapwa nila. Kaya believe ako doon sa mga ka-edad ko or lower sa akin tsaka sa mas higher edad na tumutulong sa kapwa nila na kahit alam mo yung kahit kapos na kapos sila, hindi sila nag-hesitate na tumulong. So, sana naman wala gamitan ng kilala ko si ganito, kilala ko si ganyan, pamangkin ako ni ganito. Sana naman wala ganyan kasi lahat tayo kailangan sumunod sa batas. Diba? Sabihin natin, sige, bigyan ka ng pribilehyo, may VIP ka sa ganun. What if carrier ka, hindi nila alam? What if yung mga kasalamuha mo carrier, hindi nahawa ka pa? So, kailangan natin idaan lahat sa proseso. Kasi kung walang proseso, masisira lahat ng plano. Diba? Kailangan talaga lahat na sa proseso. Kailangan natin sumunod sa proseso at sa batas. Kasi kung walang batas, walang proseso, for sure, kung pinabayaan tayo ng gobyerno or ng ating mga nasa pamahalaan, sigurado, hindi lang hundreds yung mga namatay. Actually, hindi lang, kundi mas marami pa. No? Kaya sana intindihin natin na pag may sinabi ganito na huwag nang gagamit ng ganito, pangalan ni ganito. Walang ganun sana kasi mayaman, mahirap, middle class,
sino man yung kilala mo na sa posisyon, wala mo nang ganun. Skip natin yun. Kahit matapos yung pandemic na to, kasi kasi para sa akin parang sign siya ng ano eh, disrespect sa mga ano, mga sumusunod sa batas. Dinidisrespect mo yung gumawa ng batas, dinidisrespect mo yung mga kapwa mong tao, dinidisrespect mo yung mga tao sumusunod para ipatupad yung mga batas na ganun. Diba? And then next is yung mga kapwa ko content creator. Oo, alam ko ako, small content creator lang ako. Hindi ako yung katulad ng iba na marami silang, kilala sila, may mga pangalan na sila. Pero may mga hinahangaan ako na talagang sobrang saludo ako sa mga influencer na to, na kahit, alam mo, entertainment, alam mo talaga, pang entertainment lang sila. Wala silang ginagawang, ano, yung fault sa, or red flag na sa, ano, sa mga batas, lalo na yung enhanced community quarantine na hindi pwede lumabas, hindi pwede mag-vlog sa labas, no? So, ayun, sobrang saludo ako dun sa mga team payaman, no? Sobrang, alam mo yung power na power, power! Yung mga ganun talaga, no? Kasi, yun, sa mga influencer talaga, tatlo yung pinaka-favorite ko talaga ng influencer since una, syempre, yung si Eman, sumunod si Kong TV. Yun, ang lap trip ako doon. Tapos si Miss Alodia, Goshing Fia. Syempre, mukha lang akong hindi gamer, pero gamers din po. Alam ni Vince yan, tsaka ni Lemuel. So yun, yun, favor ko lang sa mga kapwa ko content creator na sana, sa ganitong panahon, wag po muna sana natin gawin na pang sarili yung gawin natin content. Isipin din natin yung content natin kung makakatulong, mababawasan yung ines or pagkalumbay ng mga tao. Kasi alam mo yun, nasisiyahan sila sa ginagawa natin ng mga content dahil nakatulong tayo, na i-uplip sila, i-motivate sila, patawanin sila, mga ganun. Hindi ako comedian pero alam mo yun, na-inspired ako sa ginagawa nila Kong TV, ng mga team payaman. Sobrang power talaga. Sobrang na-amaze na ako sa tuwing nag-vlog sila. Lalo na sa tao ni Judy, no? What? Yan. And then, sana sa mga kapwa ko influencer, content creator, malaki ka man o maliit na content creator, lagi may sa alang-alang kung nakakatulong ka ba sa komunidad. Kasi ikaw bilang influencer, pinafollow ka nila because meron silang nakita sa'yo. Meron silang nakita sa'yo. Pero pag nakita nila sa'yo, huwag mo namang, alam mo yun, huwag mo namang i-degrade yung ano, sarili mo na gagawa ka ng content na maikapapahamak ng kasama mo. Ikasisira ng digdidad ng kasama mo. Ikasisira yung dalawa kung mag-asawa kayo o mag-syota or magkapatid. Huwag yung ganun. Kasi unang-una, ang purpose nga ng mga content creator dapat ngayon is to uplift, to encourage yung mga tao. Lalo na yung mga, di ba, mga frontliners natin, tsaka yung mga COVID patients. Kaya nga yung mga nagti-TikTok, di ba, tuwang-tuwa sila sa mga nagti-TikTok. Yung mga ganun. Pero di talaga ako na mag-TikTok. Wala akong, di kasi kaya ng aking phone. Kasi ang aking phone is mababa ang external at internal memory. So yun. Sana sa mga kapwa ng influencer, huwag tayong maging makasarili. Kailangan gawin natin content. Yung mga, kahit maggawa ka ng mga prank na alam mong nakatawa, hindi ka nakakasakit. Physically, emotionally, mentally. No? Kasi pag ganun parang, pag ganun kasi parang, para saan pa pinapalo ka ng tao kung ganun yung gagawin mo, makasakit ka lang. Kaya, ako hindi man ako malaking influencer, pero yun, favor ko sa inyo mga influencer na malalaki is sana gawa kayo ng mga content na i-uplift, papatawanin, or i-inspire yung mga tao na sa paligid nyo, lalo na yung mga sa ganitong sitwasyon. Yun, sobrang solid yung kayo, Kuya Eman. So, yung kanta niya, no? Kahit dami na rin nakikinig dito sa tindahan malapit sa amin, eh. Si ate yung nagtitinda. Dahan-dahan. Oh, yung ganun. Sobrang, wow! May picture kami niyan. Ito picture namin, no? Kuya Eman. Diba? Sobrang idol ko kaya yan, syempre. Mga effects niya. Diba ako talaga nag-aaral ng After Effects, eh? Next time mag-aaral ako. Daxon TV.